Kumusta? And welcome back na naman mga sir. Bago natin simulan ang International Championship, nais ko po munang sabihin sa inyo na ang kwentong to ay katang-isip o fan-made lamang at wala po to sa original na kwento ng Slam Dunk anime. Pero kung sakaling magustuhan mo ang topic nating to, ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell icon. Lagay mo sa all para ma-notify ka kapag may mga bago tayong upload sa channel na to. Pero kung hindi naman, ay ayos lang dahil sanay naman akong pinapaasa katulad niya. Pero bago tayo magtuloy sa kwento, play ko muna intro ko mga sir. Let's go! Ito na po pala ang chapter 16 ng International Championship. Kaya naman, simulan na agad natin. Substitution: Kaede Rokawa for Rowin Ishida. Wika ng referee at sa pagkakataong yun ay tumayo na si Rokawa sa kanyang kinaupuan at naglakad patungo sa court, samantalang si Rowin naman ay naglakad na rin patungo sa kanilang bench. At nang magkasalubong sina Rokawa at Rowin ay nag-appearan ang mga to, at pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makarating na si Rokawa sa loob ng court, ay binantayan niya kaagad itong si Han. At maya-maya pa nga ay nasa panig ng China Flying Dragons ang bola at hawak to nitong si Lim. Habang idinidribble ni Lim ang bola, ay isa-isa niyang tiningnan ang kanyang mahahampi. At maya-maya ay ipinasa ni Lim ang bola kay Han. At sa pagkakataong yun, ay binabagang kaagad ni Rokawa itong si Han. Aba, 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 hindi ka pa ba nadala sa ginawa ko sa'yo kanina? Pang-aasar na wika ni Han kay Rokawa. Kung hindi ganyan ang laro ng isang S player, alam ko na ang galaw mo. Tugon naman ni Rokawa kay Han, at maya-maya pa, inatake ni Han ang depensa ni Rokawa sabay tira nito sa perimeter. Huli ko na yan! Nangisig wika ni Rokawa sabay talon nito upang i-block ang tira ni Han, at tagumpay naman tong nagawa ni Rokawa. Pak! Kayo mga player ng China Flying Dragons, kung inaakala nyo pa rin na yung dating team na kinakaya-kaya nyo lang noon, nagkakamali kayo. Dahil pinagandaan talaga namin kayo, at hinintay talaga namin ang araw na to. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na hindi kayo mananalo kung puro physical game lang ang ipapakita nyo sa amin, at hindi lang si Sakuragi ang kayang dumepensa sa kanyang bantay. Ako at ang aking mga kampi ay kaya kayong depensahan. Maangas na wika ni Rokawa habang itinuturo ang mga player ng China Flying Dragons. At sa pagkakataong yun ay lalong kinabahan ang mga player ng China dahil sa sinabi ni Rokawa, at dahil nakita rin na mga tao na nagbago ang aura ng mga player ng Japan, at ang bolang na block ni Rokawa ay sakto namang napunta sa kamay ni Sawakita. At kahit na kinakabahan si Ding, ay mahigpit pa rin niyang binabantayan sa Sawakita. At habang idinidribble ni Sawakita ang bola palabas ng China court, ay nakita niya na mabilis tumatakbo si Sendo patungo sa free throw lane area. Fast break! Sigaw ni Sendo kay Sawakita nang makarating na to sa free throw lane. At nang marinig ni Sawakita ang sigaw na yun ni Sendo, ay ibinato na niya ang bola patungo kay Sendo. At ang bolang ibinato ni Sawakita ay tagumpay namang nasalo ni Sendo. At ilang sandali pa ang lumipas, ay dumiretso na si Sendo patungo sa ring, at mag-a-attempt na sana ng layup si Sendo nang biglang i-block ni Lim ang bola, kung kaya tumalbog ang bola sa ring. At nang tatalon na sana si Lim para i-rebound ang bola, ay muling tumalbog ang bola sa ring, at pagkatapos ay na-shoot ang bola. At dahil sa aksidente pagpasok ng bola sa ring, ay dagdag puntos na naman para sa koponan ng Japan. At ang score ay 35 para sa Japan at 20 naman para sa koponan ng China. At 9 minutes na lang at 44 seconds ang natitirang oras bago matapos ang second quarter.
Malas talaga. Inis na Wei kanilim sa kanyang sarili habang pinupulot ang bola sa sahig. Maya-maya pa ay pinatalbog na ni Lim ang bola sa sahig. At habang idinidribble ni Lim ang bola palabas ng Japan Court, ay sinalubong kaagad siya ni Sendo. At dahil sa mahigpit ang depensa ni Sendo kay Lim, ay napilitan si Lim na ipasa ang bola papunta kay Han. At nang makuha na ni Han ang bola, ay dinikitan kaagad siya ni Rokawa. At dahil sa sobrang kabang nararamdaman ni Han, ay mabilis niyang itinira ang bola sa 3-point lane, ngunit sumablay ang tira ni Han. At nang makita ni Sakuragi na papalapit sa kanya, sina Chu at Chin ay umatras siya ng bahagya, sapagkat alam ng ating henyo na iipitin siya ng dalawang Chinese player sa ilalim, at para magtagumpay ang dalawang Chinese player na makuha ang rebound. At maya-maya pa ay bumelo na sa pagtalon si Sakuragi at namangha at nagulat ang lahat, sapagkat napakataas ng talon ng ating henyong Sakuragi. At dahil hindi inaasahan ni Nachin at Chu ang ginawa ni Sakuragi, ay di na nila ito nasabayan sa pagtalon, kaya naman malayang nakuha ni Sakuragi ang bola. Kainis ka talaga, Sakuragi ka! Naiinis na wika ni Chin kay Sakuragi. At kahit na nasa ere pa lang si Sakuragi, ay ipinasa niya ang bola kay Masashi. At nang masalo naman ni Masashi ang bola, ay mabilis tong nag-dribble patungo sa Japan Court. At nang makalampas na itong si Masashi sa division lane, ay nakita niya sina Sakuragi at Chin na nagpepersahan sa ilalim ng ring. At maya-maya ay inihagis ni Masashi ng napakataas ang bola. At sabay na tumanon sina Chin at Sakuragi. At ang nanaig sa rebound ay ang ating henyo. At pagkakuha ni Sakuragi sa bola, ay harap-harapan niyang dinakdakan itong si Chin. Dunk! At dahil sa dunk ni Sakuragi, ay dagdag puntos na naman para sa koponan ng Japan Rising Sun. At ang score ay 37 para sa koponan ng Japan at 20 naman para sa koponan ng China. 9 minutes na lang ang natitira sa second quarter. At habang lumilipas ang oras, ay lalong umihigpit ang depensa ng Japan. At dahil sa mahigpit na depensa ng Japan Rising Sun, ay hirap makapuntos ang China Flying Dragons. At sa halip na bumaba ang lamang ng Japan, ay lalo patong lumaki. Maya-maya pa ay harap-harapang itinirahan ni Rokawa sa 3, at napasabay si Han sa pagtalon ni Rokawa. Ngunit kahit na sinabayan ni Han si Rokawa sa ere, ay matagumpay pa rin na pumasok ang tira nitong sa Rokawa. At dahil sa ginawang 3 ni Rokawa, ay lalong nagiyawan ang mga manonood. Sa paglipas ng ilang sandali, ay nakagawa na ng 60 points ang Japan, abang sa China naman ay 30 points. 3 minutes na lang ang natitira sa second quarter, at sa loob ng 3 minuto ay bahagyang naka-score ang China Flying Dragons, at napababa nila ang labang ng Japan Rising Sun. At natapos ang second quarter na ang score ay 71-60. Mukhang kaya pang humabol ng China, wika ni Coach Baldwin habang nakatingin sa mga player ng China. Siguro nga coach, pero may palagay ako na hindi hahayaan ng Japan na makadikit pa ang China sa score nila. Tugon naman ni Dib Soto kay Coach Baldwin. Team, 11 points na lang ang lamang nila. Kaya, tiyakin nyo na at tigpitan nyo na ang depensa, at huwag nyo silang hahayaang makascore. Wika ni Coach Ning sa kanya mga manlalaro. Yes coach, tugon naman ng mga player kay Coach Ning. Team, huwag nyo nga hayaan mahabol nila ang score natin, dahil delikado kapag nahabol nila tayo. Depensahan nyo ang mga shooter ng China, at huwag silang hayaang makapuntos. Wika naman nitong si Coach Fujima sa kanya mga player. Yes coach, tugon naman ng mga player kay Coach Fujima. At sa pagsisimula ng third quarter, ay mapupunta nga sa China ang ball possession, at hawak na to nitong si Lim. Habang idinidribble ni Lim ang bola palabas ng Japan Court, ay mahigpit ang depensa sa kanya ni Sendo.
At sa pagkakataong to, ay makakabawi pa kaya ng puntos ang kupunan ng China o patuloy sa pamamayagpag itong ating mga bida. Halina't sabay natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po and God bless. Peace out!